Kapuso, naalala niyo pa ba ang small but terrible na aktor na si Weng Weng? Alam niyo ba na meron siyang isang tagahanga na mula pa sa Europa at gumawa pa ng dokumentaryo tungkol sa buhay ng aktor at ang kanyang malaking ambag sa pelikulang Pilipino? Balita natin ni Mark Salazar. Isa ang dekada 80 sa pinakamaningning na panahon ng pelikulang Pilipino. At isa sa mga higanting bituin on sa taas na tatlong talampakan ang action star na si Weng Weng. Kapos sa tangkad pero hindi sa talento at galing sa martial arts. Sumikat siya nang gumanap bilang Agent 00 sa pelikulang For Your Height Only noong 1981. Isang spoof ng James Bond film na For Your Eyes Only. Don't you worry, Mr. Weng. I will not kill you right away. I have to learn so many secrets in your small little brain. Ang tubong baklara na si Weng Weng o si Ernesto de la Cruz, pinaglihiraw sa ina ng laging saklolo na parating dinarasalan ng kanyang ina. At sinong mag-aakalang may mga tagahanga pa rin pala si Weng Weng, lalo na sa Europa. Ang Australian film archivist at director na si Andrew Leavold, ilang taong pinag-aralan ng buhay ng aktor. Noong isang taon natapos niya ang dokumentaryong The Search for Weng Weng, na nakarating at pinag-usapan sa prestigyosong Cannes Film Festival nitong Mayo. I wanted to know Weng Weng's story, his real name for starters. I'm trying to find out where he came from and what happened to him. Sa Hulyo, ipapalabas muli ang docu sa ilang sinihan sa Pilipinas. Sa pagtatagpi ng mga kwento, nakadaupang palad ni Andrew ang iba't ibang personalidad. Matapos ang di bababa sa isang dosenang pelikula, pumanaw si Weng Weng ng atakihin sa puso noong 1992 sa edad na 34, ni walang ipon at tila kinalimutan maging ng panahon. Sa aming paghahanap sa kanya, dito namin siya natagpuan. Hindi naman siya malilimutan. Sa'yo po sinabi ni Weng Weng, alam na nila. Kaya alam nila kaagad. Mabeta naman yung batang yun eh. Apakabalit na wala maginawang hindi matanda. Wala na nga si Weng Weng sa hinagap ng marami, pero hinding-hindi mabubura ang kanyang ambag sa pelikulang Pilipino. Mark Salazar, GMA News.